Hi guys, welcome back muli sa aking YouTube channel. I'm Lilia Padulina. For today's video guys ay gagawa na naman tayo ng panibagong video at ang video na to ay job interview sa Jollibee at exam. Mahirap ba? So for this video guys ay alamin natin dito sa video na to para naman mag-guide ko kayo kung ano-ano nga ba ang tinatanong sa job interview. And then, kung ano-ano nga ba ang exam. So, tara na, para maumpisa na natin. So, yun guys, meron akong gawa ditong, ayun, script, para basahin ko na lang sa inyo, sa mga baguhan dyan, na nag-a-apply, or mga estudyante na naghahanap ng part-time job, ito po ay magbibigay guide sa inyo, para magkaroon kayo ng idea. So, guys, siyempre, pag nasa job interview na tayo at kaharap natin ang mag-interview sa atin, so, una niyang sasabihin sa'yo, please introduce yourself. Siyempre, papakilala ka doon. Sabihin mo kung taga-saan ka. Halimbawa, napakilala mo na yung sarili mo. Tapos, yun, tatanungin ka niya, bakit ito ang napili mong trabaho or bakit gusto mo dito magtrabaho? Ayan. Yan guys, yung una niyang tanong. At siyempre sasagutin mo siya kung ikaw ay estudyante. Ito na lang sabihin nyo guys. Kaya po ito ang napili kong trabaho kasi alam ko pong ito ay makakatulong sa akin. Ayan. Kung ikaw ay estudyante, yan na lang guys ang iyong pwedeng isagot. Or pwede rin naman kayong pwede rin naman ninyong mag-isip ng iba pang sagot. Pero kumbaga ito'y guide ko lang naman. Then yung pangalawa niyang tanong, skills. Ayan. Ano ang kakayahan mo para sa ganitong trabaho? Ayan. Kung sakali man na ikaw ay wala pang experience, katulad nga ng sinabi ko, ikaw ay estudyante pa lang, itong sabihin mo. First job ko po kasi ito ma'am sir, pero willing po ako matuto at makinig sa magtuturo sa akin at madali naman po akong sumunod sa mga ipapagawa nila. Ayan. Yan lang guys yung mga basic na pwede nyong sabihin sa nag-i-interview sa inyo kung sakali man na bago lang kayo sa ganitong pag-a-apply or sa ganitong uri ng trabaho. Then, pangatlong tanong, magbigay ka ng dahilan para tanggapin kita sa ganitong trabaho or bakit dapat kitang i-hire. Ayan. Ito naman yung sabihin mo kung sakali man na estudyante ka. Pwede mo naman itong sabihin. Isa po kasi akong mag-aral at kailangan ko po talaga ng trabaho para sa pangmatrikula ko po sa pag-aaral. Ngunit, makakaasa po kayo na magagampanan ko po ang aking trabaho. So guys, panghuling tanong, kaya mo bang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral? So pwede rin niyo itong isagot guys. Opo, kaya ko pong gampanan ang aking trabaho at ang aking pag-aaral. Makakaasa po kayo. Ayan, dapat lagi tayong think positive pag tayo ay nasa interview para naman mahikayat natin yung nag-i-interview sa atin at para naman tayo ay pumasa. Ayan, okay ba yun guys? At punta naman tayo guys sa exam. Ano-ano nga ba ang exam? Mahirap ba ang exam? So guys, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano nga ba ang exam dito sa Jollibee. Ayan. Unang-una guys, number one, food safety cleanliness. Ayan, food safety cleanliness guys, ayan. Yan yung ating exam. Unang exam natin yan. Then, pangalawang exam, food safety exam. Ayan. Guys, ipapakita ko dito yung example sa screen para makita nyo naman. Ayan, tingin nyo lang dyan para mayroong kayong counting guide. Ayan. Then, pangatlo, customer service. Ayan. Yung customer service guys, nandun yung paano pag-handle nyo sa customer, paano kung sakaling kukumplain yung customer, paano nyo i-handle, ayan. Madali lang naman yun guys, 1 to 30 lang naman yun. Then yung pang-apat, station exam, ayan. Kung sakali man na ikaw ay, halimbawa, ang station mo ay grill, ayan. Ang exam lang dun, nakalagay lang dun naman na ilang ililane mo na patty, ilang minutes niluluto ang patty. O yan, ganon. Kung naman ikaw ay sa pantry, yung mga pantry backup, paano magluto ng
spag noodles, ilang minutes. Ayan, kung ikaw naman ay counter, yun naman ang yung exam. Kasi first station kasi yun, kung dining ka, dining station, ganun. Ayan, okay ba sa inyo guys? Then panghuli, yung IFC. Ayan, yung IFC guys, yun yung initial follow-up certified. Guys, ang nilalaman ng IFC guys ay nandun ang opening procedure, pre-close procedure, closing procedure. Ayan. Kung sakali man na ikaw ay dining, ayan, nandun yung procedure ng pagiging dining. Ano-ano nga ba ang ginagawa ng dining? Paano ba mag-opening ang dining? Anong ginagawa ng pre-close pag dining? At anong ginagawa ng closing procedure ng dining? Pag initial guys, ayun, binabasa mo yun, then nagtuturo sa iyo na crew trainer. Then pag pinalo up ka na, ipapalo up ka ni TL o kaya crew trainer mo, ipapalo up ka, i-discuss mo, ipapakita mo sa kanya kung paano yung procedure nun. Then pag nakapasa ka na, naipakita mo na kay crew trainer mo yung pag-follow up sa iyo, then i-certified ka naman ni manager. Ayan, si manager naman ang magsasertified sa'yo at ipapakita mo kay manager yung procedure na tinuro sa'yo ni crew trainer. Ayan, then pag certified ka na, yun, isang ka na ang ganap na crew. At ayun, alam mo na yung bawat galawan at alam mo na yung gagawin mo kapag ikaw ay certified na sa iyong station. Ayan, sana guys na nakatulong itong video na to. At kung mayroon pa kayong mga katanungan, comment below lang sa baba. At then, wag naman ninyo kalimutan na mag-subscribe para lalo pang dumami ang ating magawang video at lalo pa tayong ganahan. Ayan. Thank you sa lahat ng aking mga viewers at salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Hanggang sa muli guys. I'm Lil Jeff. Thank you for watching.